Hello mga kapatid, welcome back sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta ang inyong unang curfew? Mga kapatid, ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo kayo makakuha ng request form. Doon po kasi nga mayroon tayong curfew ngayon. So just in case na kailangan nyo, for emergency lang po ito, kailangan nyo lumabas during that time na mayroon ng curfew. So ang curfew pala natin ngayon, paalala ko lang mga kapatid ulit sa inyo, simula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw. So ngayon mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng form na sinasabi ko. So una, punta kayo sa inyong Google Chrome o kung anong, kahit anong browser meron kayo. So pagpunta nyo dun sa browser na ginagamit nyo, punta kayo dun sa search. Tapos itong gamit natin mga kapatid, laptop, no? So ginamit natin laptop. Sa cellphone ganun din, kung anong browser meron kayo. So dito itatype nyo lang yung ito. Kasi ginawa ko ito kanina. Ayan, curfew.pasi.gov.kuwait/request/create. Mamaya i-ano ko to dun sa description sa baba para diretso na kayo sa page na to. So ito na siya. Ayan, nandiyan na siya. I-click nyo lang to. Ayan, so diretso na kayo sa itong page na to. Ayan. So meron ditong English para mas maintindihan nyo. Yan. Ano ba ang nakalagay sa form na to? So nakalagay dito, itong form na to, ang nakalagay dito, leave permission request during curfew. So ito yan siya. So ano ba nakalagay dito? Yung unang-una, yung civil ID natin. Yan, civil ID number, serial number. Yung serial number mga kapatid, makikita nyo to doon sa likod ng inyong civil ID. Yan, makikita nyo si serial number. Tapos yung mobile number na ginagamit nyo. Tapos kung anong oras kayo lalabas. So obviously naman after po 5 o'clock. So 5 o'clock. Tapos kung anong oras yung balik nyo. Tapos kung meron naman kayong mga sasakyan mga kapatid, dito nyo ilalagay. Yan. Tapos yan, ito leave reason. Yan, yung mga dahilan kapatid. So yung mga dahilan dito, so ito ginawa lang to for emergency lang talaga. So ito, meron lang dala dito. Emergency lang talaga. So ito, doctor visit saka patient care. Yan. Yan lang. Hindi kayo pwedeng kung ano lang ang gusto nyo ano, kasi bibili kayo ng kung ano. Hindi po pwede. Yan. Yan lang po. Nakalagay. Yun lang yan ang option. Wala nang iba. Tapos yung PASI address number, ito yung ano ng mga bahay nyo. Diyan sa mga pintuan natin, may nakalagay kung anong number ng pintuan nyo. Yan. Tapos address nyo. Ayan. Tapos kung saan kayo pupunta. So itong pupuntahan, hindi pa naman yung, ewan ko kung alam nyo yung address ng ano, ilagay nyo na rin. Ayan. Pero mga kapatid, ingat kayo dito sa bandang baba kasi mayroong nakalagay. Yan, basahin ko lang. If the information submitted is not correct, you will be subject for violating the provision of Article 15 of Degree 21 of the Law Year 1979 regarding civil defense, which is state imprisonment for period not exceeding 3 years and financial fine or more than 10,000 Kuwaiti dinars. Yan. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Kailangan tama yung inyong pagpo-fill up dito sa form na to. Yan, pagkatapos yung fill up niya mga kapatid, i-click nyo lang tong submit request. Yan, nakalagay naman dyan. Yan, pagkatapos nyan, halimbawa hindi, wala man lang nag-reply doon sa ano nyo, meron dito sa taas doon sa inquiry, sa request nyo, wala nag-reply na kailang ano na kayo, may mga number dito sa taas. Yan, i-click nyo lang yan. Ayan, may mga number dyan. Dalawa. Yan, pili lang kayo dyan kung anong gusto nyong tawagan dyan.
Okay mga kapatid, mamaya ilalagay ko tong description nito, yung link nito sa baba ng video na ginawa natin para diretso na kayo sa page na to, hindi na kayo mag kung ano pang pipindutin niya. Ayan. So ingat-ingat mga kapatid. Palala ko lang, itong form na to ay for emergency lang po ha. For emergency purposes lang. Wala nang iba. Okay po. Maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.